Pakita namin sa inyo paano namin linisin ang aming billiard table dito sa Kudos Entertainment. Nagpunta ako dito sa isang hardware store na malapit sa amin at may nakita kong dust remover. Parang isang maliit na walis tingting. Ang handheld ito na pang pagpag ng table, ng tablecloth, sa tapete, ihahataw-hataw. So, pwede naman ang walis tingting. Pero natuwa lang ako, kaya binili ko to para subukan. At effective siya. Kasi napapalabas niya yung alipkabok sa ilalim ng tapete. Ayan, katulad yan. Ayan, ihahataw-hataw lang namin, ihampas-hampas para umangat yung mga alikabok at pulbo na na-stuck sa ilalim ng tapete. So make sure lang na walang tao sa paligid dahil masyadong maalikabok ito kapag dililinisan. So ginagawa lang ito pag magko-closing na ang billiard hall. So effective siya na makalinis talaga. Tanggal ang alikabok at mga puti-puti sa mesa. Kasi yan nagpapangit sa mesa eh. Yung mga puti-puti, yung iba kasi yung kung maglaro, sobrang dami ng pulbo na ginagamit o masagwa tignan. Kaya maganda sana kung yung mga player nyo ay nagsusuot ng gloves. Ibig sabihin, hindi na sila ganun gagamit na masyadong maraming pulbo. O kung nakagloves ang player, hindi masyado gagamit ng pulbo. Malinis ang lamesa. Pero dahil yung iba talagang sanay gumamit ng pulbo at yung iba pang player nilalagay pa mismo yung pulbo sa gilid ng lamesa, kaya makalat. Kaya lagi natin dapat linisin yung billiard table para maganda rin tingnan. Itong billiard table natin ay 5 years na. Exactly 5 years. Maxima 5 star billiards. Pero dahil maalaga tayo sa mesa, na-maintain natin yung ganda. As much as possible, ang ginagawa kong pagpapalit ng tapete dito ay every year. As much as possible talaga that every year. Na ibebenta ko pa yung lumang tapete. May mga naghahanap kasi mga second hand na tapete, kaya na ibebenta ko pa. So itong tapete na to ay gamit natin ay Andy 600. So far, ang ganda naman kasi mas maganda gamitin. Mas marerecommend ko siya sa mga may-ari ng bilyara na pang negosyo. Thank you for watching.